Welcome back to my YouTube channel. Nga pala si Stephanie, I'm from Quibdo. So, sa video ito, i-share ko yung mga experience ko sa paggamit ng aking paggamit ng mga rejuvenating set. Tapos, nagbibigay rin ako ng mga tips sa mga may balak na gumamit ng mga rejuvenating set. Kung gusto niyo malaman, just keep on watching. Pinakaunang step ay dapat malaman mo yung skin type mo bago ka gumamit ng mga rejuvenating set. Kasi dapat lang naman talaga nahiyang ka. So, yung maaari mong gawin ay pag-patch test. So, usually, yung patch test ay dito sa kamay natin. So, kapag napansin mo na hindi naman nangangati, hindi namumula, so, pwede siya. Pwede siya i-apply sa skin mo. Pero kapag nakita mo na nangakti ka, so, huwag mo nang ipagpatuloy, te. So, sayang man yung set, pero siguro, ibigay mo na lang sa iba. Kasi, alam ka namang magbuhis buhay ka, no? Para lang sa ganong halaga. So, pwede ka namang mag-anap na iba. So, yun. So, pinakaunang set pala na nagamit ko ay yung Skin Magical. So, yung number one. Kasi, may tatlo kasi yan. So, one. Yung one, ibig sabihin, starting ka pa lang. Yung two at three, kung hindi ako nagkakamali, ay parang maintenance mo na lang siya. So, kapag hindi na siya namamalat or nagpipil off, gano'n. So, ayun ang kapatid ko, nakita niya na maganda kasi yung naging epekto ng Skin Magical sa mukha ko. So, itrinay niya. Itrinay niya yung, ata yung toner. So, yun. Nag-apply siya mismo sa kanyang mukha ata yun. Pero, pagkalipas ng ilang minuto, nangati siya. At, yung kate, hindi agad nawala ha. So, hanggang kinabukasan ata, so, nangangati pa rin siya. So, dapat talaga na mag-patch test tayo. Ingay ng manok ha. Ano ba? Kaninong manok ba yan? So, kung nakita mo, nahiyang ka sa rejuvenating set na iyon, so, pwede mo na siyang i-apply sa mukha mo. So, yung ikalawang tip naman natin, dapat maging consistent ka. Ibig sabihin, dapat hindi ka maging tamad sa pag-a-apply mo ng rejuvenating set. Yung mga rejuvenating set kasi araw yan at gabi. Yung isang buong box kasi ng Skin Magical, so meron siyang sabon, meron na siyang toner, meron na siyang cream, at meron na siyang sunblock. So, syempre, sa umaga, sa sabon, toner, tapos yung sunblock. Kapag gabi, sabon, toner, at saka yung cream ata. Yun o serum. Cream ata. Kung ako nagkakamali ha. So, yun. So, dapat hindi ka magtatamad-tamad. Ako noon, nang nag-a-apply ako ng mga rejuvenating set, merong mga gabi na mihiga na ako, tapos nalimutan ko palang maglagay. So, kailangan ko pumangon at maglagay. Kasi kapag mag-skip ka, hindi mo ma-achieve yung resulta na gusto mo. So, yun. Dapat consistent ka. So, yung pagiging makalimutin ko ay nawala sa mga panahon ko iyon. So, yung third naman na tip ay yung kanyang side effect. So, yung kanyang side effect ng mga halos lahat ng rejuvenating set ay namamalat siya. So, dapat aware ka sa mga side effect para hindi ka man masyak-syak ng ganun. So, kapag napansin niyo na namamalat na siya, ako, nung namalat ako mga 3 days hanggang 1 week. Sa mga second hanggang third week, namamalat pa rin siya ng konti, pero paunti-unti na lang. So, kapag napansin niyo yun, na sobra na siyang namamalat, huwag niyo siyang balatan. Ganon, hindi yun pwede.
huwag niyo siyang balatan. Hayaan mo lang na matanggal sila ng pusa. So, huwag mong ipuste. Huwag mong pilitin. Kasi nasakit yun. So, hindi naman nangyayari na nasa bahay lang tayo. So, meron tayong mga trabaho. So, kung namamalik pa rin siya, mas maigi na consistent ka rin maglagay ng sunblock araw-araw yun. So, yung naging experience ko sa paggamit ng rejuvenating set ay talaga namang napawaw ako sa resulta niya. Kasi nga, pumuti talaga ako that time at kuminis yung balat ko. So, kapag ako ay papasok sa eskwelahan, so, nagtatanong talaga yung mga estudyante ko kung ano nga ba talaga yung ginamit ko at nag-curious sila. Maging yung mga katrabaho ko ay napansin rin nila yung naging effect ng product na iyon. Sa tunayan, kami sila na mga katrabaho ko ang umorder rin at bumili rin ng product na iyon. So, diba? So, yung sunod naman na tip sa mga may balak na gumamit ng mga rejuvenating set, dapat meron kang budget. So, hindi naman pwede na isang buwan mo lang siyang gagamitin. Pagkatapos ng isang buwan ay titigil ka na. Hindi sa ganon. Kailangan na ipagpatuloy mo yung paggamit mo. Kumbaga, hindi mo siya iiwan. So, hindi mo siya iiwanan. Hindi mo siya titigilan. So, hindi ko talaga siya natigilan. Pero, yung time na kapos ako, mga isang buwan or dalawang buwan ata yon na wala akong pambili. Teacher, no, walang pambili. Ganun. Na-short ako, so hindi ako nakabili. So, akala ko hindi siya magkakaroon ng effect sa mukha ko na natigilan ko siya for about 1 or 2 months. Pero, na-shock na lang ako kasi pagkatapos ang pagtigil ko sa paggamit ng rejuvenating set, so biglang dumami yung mga pimples ko. So, biglang dumami yung pimples ko. Bukod doon, so, bumalik rin sa dati yung mukha mo. So, once na matigilan mo yung paggamit ng rejuvenating set, kasi diba, na-feel off. So, natanggal yung mga dead skin mo. Pero once na natigilan mo, babalik siya. Kasi nga, wala nang tatanggal ng mga dead skin mo. So, yun, babalik siya sa original na skin niya. So, yun yung nangyari sa akin. Kaya, kung bakit marami yung naging peklat ng pimples ko dahil sa pagtigil ko sa paggamit ng rejuvenating set. So, kayo na nagpaplano na gumamit ng rejuvenating set, isipin nyo kung may budget pa kayo. No? So, para sa mga estudyante na wala masyadong allowance na nagpaplanong gumamit ng rejuvenating set, sa tingin ko, dapat hindi nyo na yan ipagpatuloy kasi basta maitigilan nyo, kawawa yung skin ninyo. So, yun. Dapat meron kang budget, ha? Meron kang ganito. So, gumamit ng Skin Magical, diba, tumigil ako ng almost 2 months. So, naghanap ako ng ibang rejuvenating set. At yung nakita ko lang sa Facebook at nag-curious ako. So, nag-search ako ng mga review, mga feedback about sa rejuvenating set na iyon. So, yung rejuvenating na iyon, yung pangalan niya ay Rex or RYX. Ba yung pagbasa doon? So, RYX Rejuvenating Set. So, parang starter pack ata yun. So, medyo mahal siya. Nasa around 400 kasi kasali na shipping. Hindi ko kasi, wala kasi akong nahanap na ganoon dito. So, kailangan umorder pa ako sa Lazada, bes. Ay, hindi yata yun. Lazada, Shopee. Experience ko naman sa ikalawang rejuvenating, so hindi siya kagaya nung
unang rejuvenating yung Skin Magical. Unlike sa Skin Magical, mabango na yung amoy ng RYX. Hindi siya ganoon katapang yung amoy niya. Oo, gumamit rin ako ng RYX Skin Therapy Rejuvenating Set ata yun. So, ginamit ko siya for about 2 months. At may maganda naman siyang naging effect, kaya lang na-discourage ako. Disappoint ako sa paggamit na yun kasi yung mga naiwan ni Skin Magical ay hindi niya natatanggal. So yun, naghanap ulit ako ng iba. Actually, naghahanap rin ako ng mga rejuvenating set na nagagamitin ko ngayon. So, sa mga nagbabalak na gumamit ng rejuvenating set, ano nga yun ang apat? So, una, recap muna tayo para nasa school lang. Una, dapat yung skin type mo ay alam mo. Ikalawa, dapat may consistency ka sa paggamit. Ikatlo, dapat aware ka sa mga side effects ng rejuvenating set na ginagamit mo. At yung ikaapat na napaka-importante ay dapat meron kang budget, meron kang perang pambili. Kasi, kailangan naman unahin mo yung pampaganda sa pangkain mo sa araw-araw. So, maganda ka nga, pero wala ka namang kinakain. So, wag ganon mentality. So, dun po nagtatapos yung ating video. Kung nagustuhan ninyo yung video ito, so huwag niyong kalimutang mag-like naman, oy. At kung meron kayong suggestion, just comment down below. Bisaya kayo, no? Gustong i-comment, meron kayong gustong i-suggest, meron kayong gustong i-recommend, ay huwag niyong kalimutan ring mag-comment. At mag-subscribe sa aking channel kung bago ka lang nakakapanood ng aking channel. So, maraming pong salamat sa inyong panonood. See you in my next video. Bye!